Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pambalanagawain. Ito po ang pakinig ng salita na ating pinakamahalagang Jesus. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamahalagang Jesus. Na ito po itadalhin ang ating mga aralang ating beloved preacher, Bilalbar Joey Mancero. Palakpakan po natin ating pinakamahalagang Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved brother Paul Mansano. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, yung end-time prophet, narito po kami buong puso, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa amin nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Dalangin po namin, O Diyos, langisan mo ang iyong banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sama-sama naming sinasaway, pinapalayas ang lahat na masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts and unbeliefs, cast out in the mighty name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. The highest praise, worship, glory, honor, thanksgiving to our loving God and Savior, there is Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeida, to the beloved children, children in law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family of Pleasant Afternoon po. We love you so much. At sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, maging ating live webcast viewers, hallelujah, at sa buong pamilya po ng ating dearly beloved pastor na nasa USA, nasa California, lahat po ng members ng family, binabati po namin ng isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Lahat magsabing praise the Lord. Sa kasalukuyan, mga minamahal ko, it's a holiday dahil na-adjust po, pinag-uusapan po at sineselebrate ang tinatawag na People's Power. This is part po ng ating political history sa Pilipinas. Ngunit 37 years na po yun. Pero dito po, 48 years na pinag-uusapan natin yung kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. The power of God. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Atin pong basahin. The first book of the Corinthians chapter 1, verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Ito po sa unang Korinto, kabanatang 1, talatang 18. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang salita ng krus, ito'y kamangmangan doon sa ayaw sumampalataya, ayaw maniwala, mga minamahal ko, sila daw po ay mapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Nagtalaga ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng kanyang propeta. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, ang hindi makinig sa propetang yaon na aking itinalaga ay mapapahamak. Kaya kung maniwala ka, mga minamaka, sumunod ka sa pangangaral ng propeta, wala kang katatakutang earthquake. Tumaas man ang antas ng intensity, wala kang dapat katakutan. Sa kasalukuyan, hindi alam ng bawat bansa kung paano makasurvive. This is survival of the fittest, mga minamahal ko. Ngunit sa atin, hawak-hawak natin at alam natin ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal ko. We are not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Laging ipinapangaral ng ating dearly beloved sa pulpito na ang kanyang pangangaral ay hindi sa mapanghikayat na salita ng tao,
Ito'y mula sa ating mahal na Panginoon upang hindi masalig ang ating pananampalataya sa tao. Tayo po ay aasa sa kapangyarihan ng Diyos at ito po'y nararanasan natin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabing praise the Lord. Tunay na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal ko, tunay na talagang pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nga sa panahon po natin ngayon, sabi nga, panahon ng kadiliman. Pero salamat, merong liwanag na nagmumula dito sa ating banal na gawain. Tayong lahat ay ginagamit upang maligtas pa ang maraming kaluluwa. From the book of Matthew chapter 4, verse 16, atin pong basahin. The book of Matthew chapter 4, verse 16. The people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of that light is sprung up. Mateo Kapitulo 4, versikulo 16. Ang bahay na lulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at nangalulugmok sa puot at lilim ng kamatayan ay lumiliwanag sa kanila ang ilaw. Amen. Praise the Lord. Ito po'y nagaganap sa ating bansa. Kaya nga, itinideklara natin yung kapangyarihan ng Diyos. Simula pa lang hanggang kasalukuyan, laksa-laksang mga himala ang ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa decree ng man of God, mga minamahal ko, nagkaroon ng people's power. Tama, nagpalit po ng administrasyon. Ngunit papaano naman po yung tinatawag na kudeta? Military power na ito. Magkakagulo. Doon sa Channel 4, mga minamahal ko, while ongoing na talagang pag-atake ng mga military, nandoon ang ating minamahal at ginagalang na pastor. Meron pong banal na gawain doon, mga nirebuke ng ating dearly beloved pastor, yung mga taong rebelde. Military po ito, nagre-rebelde sa gobyerno. Sila po ay totoong pinayapa ng ating pinakapamahal na Panginoon Jesus. To prove na ang kapangyarihan ng Diyos ay totoo. Mga kapatiran, mga choir, lumalabas sila doon sa Channel 4. Tinatamaan ng mga crossfire, ng mga bala, mga may naglalaglagan lang. Lahat magsabing praise the Lord! Nagdeklara ang ating dearly beloved pastor dahil tayo'y sasakupin na ng mga komunista. Ngunit nagdeklara, nirebuke ng ating dearly beloved pastor. We hate communism because communism is satanism, but we love the communists. Iniibig niya talaga ang mga komunista. Narito sila, naging kapatiran na natin. Bakit sila mismo napapatay sa ating mala pastor? Ay ayaw tumalab ang bala, ayaw pumutok eh. Pagdaling sa Pampanga, ang dami nila pumuputok. Iaatim nilang patayin ang ating mala pastor, babalikan sa luneta. Abay, niyayanig sila ng lindol. Sabi nila, totoo pala yun. Totoo pala ang gawain na yun. Totoo pala na tao ng Diyos. Tayo'y doon na mag-surrender upang tayo'y magmana rin ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabing praise the Lord. Nasa kadiliman, mga minamahal ko, maging noong year 2000, sa kampo ng Abu Sayyaf, itineclare ng ating dearly beloved pastor ang kapayapaan. Inakyat niya ang bundok with the 12 prayer warrior. Kumakalaman sikmura niya. Pero ang dala niya'y pag-ibig, mga minamahal ko. Ipinakita niya sa mga grupo ng Abu Sayyaf, may regalo pa nga mga bigas eh. May mga dollar pa upang gamitin ng mga nagugutom doon. Doon nila naunawaan ang dala ng ebanghelyo ng ating dearly beloved pastor ay pag-ibig sa lahat ng mga tao. At totoong nagtagumpay, mismong mga opisyales, mismong mga senador, mismong mga newscaster, nagdeklara. Ngayon namin nalaman, ito nga ang tunay na lingkod ng Diyos na umiibig sa kanyang kapwa. There was peace in the Philippines. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko. Marami, napakarami natin, punong-puno. Hindi na nga, mga minamahal, after 3 years, makita mo, hindi mahulog ang karayom, ang Quirino Grandstand, mga minamahal ko, na mismo yung mga tao na nagsasabi, kailangan kayo upang marami pang maligtas.
tuwan-tuwa yung mga vendors doon, tuwan-tuwa yung mga nandun. Kasi pag wala kayo sa ganitong event, wala, parang baliwala dito sa Luneta. Pero pag nariyan kayo, no, galak na galik din yung mga nandun, yung mga tao, mga minamahal ko. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa mga iniligtas niya for almost 265. Iba pa yung mga nabautismuan na bagong dalhin doon, mga minamahal ko. Ganyan ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya sinasabi po sa Matthew chapter 7 verse 24, atin pong basahin, mga minamahal. The book of Matthew chapter 7 verse 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 7, ang talata ay 24. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Amen. Amen. Mapalad ka. Ikaw at ako ay narito sa tunay na gawain. Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad daw po sa isang tao na matalino, itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. This is a spiritual stone. Hindi ka mabubuwal. Kahit na dumating pa ang sunod-sunod na mga earthquake sa ibang bansa, natatakot na sila. Pero tayo, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung takot natin sa ating malapay, yun ang nanatili. So we fear no evil. Wala tayong katatakutan sa huling panahon. Bakit? Eh, hindi naman talaga tayo taga rito eh. Merong final na lugar para sa atin, yung buhay na wala hanggan, mansyon na inihanda ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nga sabi, if you hear His word, harden not your heart. Makinig po tayo sa pangangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children upang ikaw daw ay matalino. Ang kalalagyan natin noon, mangmang tayo, mga minamahal ko. Walang benefits eh. Pag may karamdaman, takbo ng ospital. Pag walang pera, kumakapit sa patalim. Ngunit dito, ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Pag may problema tayo, kumakapit tayo sa ating mahal na Panginoon at tayo naman ay inaakap ng kanyang mapagpalang kamay. Lahat magsabing, praise the Lord. Narinig natin ng patotoo nating beloved Fillmore. We will treasure that. Mga minamahal ko, grabe ang kapangyarihan ng Diyos. Sa lahat ng patotoo ng ating minamahal na mga kapatiran, iyan ay kayamanan natin, mga minamahal ko, dahil ikaw binigyan ng pangunawa ng Diyos upang maging matalino, upang matutunan mong ibigin ng Diyos ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. Kaya sa huling panahon, let's go on. Just go and let the world know our Savior. Kailangan ng mga tao ngayon ang ating mahal na Panginoon. Ipakilala natin sa buong mundo na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi siya nagbabago, siya noon, ngayon, at magpakailanman. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, during the sounding, mabibless ka eh. Mawawala yung pagod mo at gutom mo. Mga minamahal ko, ipinahintulot ng Diyos, sabi ko, tatlo kami. Pasukin natin ang lahat ng ospital. Hindi yung mga naka-confine, mga minamahal ko, pitong ospital. Yung mga tinatawag na outpatient ward na nag-aantay na kung kailan sila operahan, kung kailan sila gagaling. Ngunit dumating ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ipinahintulot ng Diyos, salamat, kinahabagan po kami sa bawat pagbigay ng paanyaya. Mga minamahal ko, hindi yung reseta ang tinitingnan nila. Ang tinitingnan nila, yung mga kamanghamahang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Isang araw doon sa Manila Doctors,
Maynila, hospital ng Maynila, may isang elder brother. Mga minamahal ko, talagang malungkot siya, umiiyak siya. Sabi ko, tanggapin mo ang mahal na Panginoon at ang kapayapaan ay sasayo. Mga minamahal, sabi ko, simplihan mo na lang. Huwag mo na itaas ang kamay mo. Hindi ko na rin itataas. Baka akala may holdapan. Napangiti siya. Yumuko ka na lang. Mga minamahal, grabe ang kapagyarihan ng Diyos. Tumanggap sa ating mahal na Panginoong Yesus. Dumalo sa dako ng luneta, bagamat malayo siya taga Maynila. Narito siya, kasama natin, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ito po'y misyon ng bawat isa. The God's power. Kailangang maipangaral ito bago na bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kahapon, meron pong critical na kalagayan na colon cancer, isa pong elder sister. Kinausap ko siya through messenger. Kinausap ko siya, nagbuhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang pinag-uusapan dito ang kapangyarihan ng Diyos. Tanggapin mo ang mahal na Panginoon at ikaw ay lalakas. Mag-desire ka na dumalo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Kahabagan ng Diyos sa pangunang dalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor. The prophet of God, narito po siya. Kasama natin nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Time is running out. Bawat isa sa atin ay inutusan ng ating mahal na Panginoon. Bawat isa sa atin ay maging matatag. Bawat isa sa atin nais ng Diyos na gamitin sa huling panahon. Ano ang dapat natin gawin? From the book of Colossians chapter 3 verse 12, atin pong basahin. The book of Colossians chapter 3 verse 12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ito po sa Colossians, kabanatang 3, talatang 12. Mga bis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinood. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ikaw ay hinirang at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya kung ang sino man na kay Kristo, ibihis mo na ang ating mahal na Panginoon. Yan ang magiging depensa mo, ang kanyang kapangyarihan. Magbihis nga kayo ng gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Lahat magsabing, praise the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Ito na po. We're on the end time. Sa Turkey, hindi nila alam kung paano sila. Kawawa sila. Tingnan nyo na lang kalalagyan ng mga bansang yan. Sumisigaw sila ng kanilang Diyos. Ngunit lalong yumayanig ang kanilang lugar, mga minamahal ko. Dito, mga ilang earthquake laan nagbanta dito. Pero pag nag-review kang ating dearly beloved pastor, natutuloy naman yung earthquake. Kaya lang, konti lang ang damage. Lahat magsabing praise the Lord. Aking naalala ang anak ng ating isang malakapatid. Mga minamahal ko, nandun sa Hyatt Regency, bumagsak po yun. Naalala niya yung sinasabi ng kanyang beloved mommy sa oras ng kagipitan. Sumigaw ka sa ating pinakamamahal na Panginoon ng hallelujah, praise the Lord. Eh, di yun ay sinisigaw niya doon sa ilalim. Maya-maya, merong liwanag siyang sinundan. Sinundan niya ang liwanag. Siya nga ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagtingin niya sa liwanag na yon, bumugad, nandun na mga rescuer. Paano ka nakadaan dyan? Buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ganyan ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Kaya ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, ang nais lang ng Diyos, magpapakumbaba tayo
siya ang masusunod, hindi po tayo. Kung anong kalooban ng Diyos, kung anong pamantayan ng banal na iglesia, kung ang gobyerno natin bawal ang rebelde, ganon din po dito. Kailangan obey first, no more complain. Bakit? The law of the Lord is perfect, converting the soul. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. May pangako ang ating mahal na Panginoon. Ito ang pinakahahangad po natin, pinakamimiti. Salvation is the greatest matter of importance. Sa ating huling talata from the book of Psalms, chapter 37, verse 39, maganda na po ang ating mga awit at mga manunugtog. Amen. The book of Psalms, chapter 37, verse 39. But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble. Mga awit, kapitulo 37, versikulo 39. Ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Amen. Praise the Lord. Ngunit ang kaligtasan ng matuwid. Lahat magsabing praise the Lord. Yung mga matuwid na sumusunod sa kalooban ng Diyos ay sa Panginoon. Siya ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Kaya dito armas, hindi nagtatagumpay eh. Hold upper, snatcher. Hold upin ka ba naman eh. Sasabihin na hold upper, hindi ka kasali. Lahat magsabing praise the Lord. Ngunit minsan hindi maunawaan ang ating minamahal na mga kababayan. Ating beloved mommy, papunta siya sa overnight. Mga minamahal ko, nagkaroon ng hold upan. Nirebuke niya mga hold upper, mga minamahal. Sabi ng hold upper din, ganun din. Huwag ka maingay, hindi ka kasali. Tingnan niyo mga minwalang kasinungalingan ng kaaway, ginawa nung driver, idinirect. Idiniretso doon sa police station. Pinagbintangan ang ating beloved mami, ating kapatiran. Ito kasabwat ng hold upper. Siguro mga anak niya yun. Dahil hindi siya hinold up. Kami ang hinold up. Di investigasyon. Sabi po nung nandun na investigator, gusto mong ikaw ang ikulong ko? Nagtaka yung driver, yung mga nagre-reklamo doon. Hindi nyo ba alam na yan ay mami ko? Hallelujah, praise the Lord. Papunta siya sa overnight, dinistorbo nyo pa. Hindi ko na nga siya mayahatid, ngunit siya'y nagkukusa dahil grabe ang pananampalataya niya. Na sa kanyang pag-overnight, maging ako pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Pagkatapos sasabihin nyo, member ng Jesus Miracle Crusade, kasabwat sa mga holdapan. Ngayon din, gusto mong ikulong ko kayo lahat. Sabi niya, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami. Baka binabahal. Bilang pagpapatawad, sabi ng mami, dumalo kayo sa Jesus Miracle Crusade. Magpabautismo kayo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po ang buhay ng Kristiyano. Wala kang katatakutan sa huling panahon. Bagus payapa ka, maglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pwede nating ideklara, for God is good in my life. For God is good in my life. Kaya patuloy ang aming panawagan sa lahat ng mga bisita, mga baguhan, sa lahat ng mga live webcast viewers, sa lahat ng ngayon lang nakarinig ng tunay at purong ebanghelyo ng kaligtasan. Mga minamahal ko, pinagpala kayong lubos dahil sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Tayo pong lahat ay tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz, para sa altar ko. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher Bar Joy Mancera. At sa ating ibig ng mga baguhan, dito po kayo sa harapan, huwag po kayo mahiya. At mga sa ating beloved podcast viewers, tanggapin niyo po ating mahal na Panginoon. Ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon po araw ng pagtanggap. Habang ating inawit at papuring awit ito, gawin natin panalangin ang awit ito. Hallelujah, hallelujah. For God is good in my life. He said He'll never go to praise.
Hallelujah, ito sa mga tema kamay mo inibig. At may isa pa natin, bulay-bulay. Ang dagay lang kapangyarihan, dagay ng pag-ibig na Diyos sa bawat sa ating mga. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. To be perfect.
Kung meron mang pinagpala ng mga tao sa mundong ito, ay walang iba kundi tayo na napapilang sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na dito meron totoong propeta ng Diyos, meron totoong pastor ang ating kaluluwa. Sa kanyang panalangin, kanyang pangangaral with power and anointing, mainibig ko, na malaman natin ang Diyos dapat sa mespil patutuhanan ng mga inibig ko. Nakamdan natin yung dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ilan sa atin dati, ba't na maraming karamdaman, ang ilan magpapatiwakal na sa kanilang mga problema, subalit sa araw na kanilang mapakinggan ng purong ebanghelyo ng kaligtasan na may kapangyarihan, mga inibig ko, lahat tayo ay pinagpanan lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakinggan natin mga laksa-laksang panuntuod dito sa gawang ito, may inibig ko. Yung dakilang kapangyarihan na lumalakip sa gawang ito, may inibig ko. At ito yung lahat ay aking naranasan. Dahil merong isang tao ng Diyos na walang sawang nalalangin, araw kami nagsasakripisyo para sa ating makaligtasan. Kaya sa ating inibig ng mga pagunan dito ngayon, kay pinagpanan lubos ng aking pinakamahal na Panginoon. Kung nais niyo pong makamtan ang kapangyarihan ng Diyos na katulad na amin na naranasan, may inibig ko. Meron pong apat ang susi ng kaligtasan. Unang-una yung pananampalataya sa nag-isang Diyos sa buhay. Ang pananampalataya ba nakuha ko sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya hindi yung panakita, sinampalatayaan mo, dyan nalulugod ang ating pinakamahal na Panginoon. At kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugdan ng ating dagang Diyos sa buhay. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakailangan sa sinampalataya ng isang Diyos na saan tayo pagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Napakinggan yung mga pinagpanang buhay na patutukan nila. Umusbong ang malalit na palatang sa iyong puso. Iyan po ang magagamit nyo sa nalapit na pagkabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa, yung godly repentance, mga inibig. Nasabi ng balang kasulatan, lahat ng tao ay nangagkasala at walang umabot sa kalutan. Just wala sa mga matwid, wala. At paano tayo maging matwid sa harapan ng mahal na Panginoon? Kinakalang tayo pinagsisi. Panagsisi ka, ito'y kumpletong pagtaligo sa buhay, makasalanan, iiwan mo na yung dati mong ginagawa. At upang may sagawa mo yan, kinakailang ganapin mo yung pangatlong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi ng banal na kasulatan, magsisi kayo at magbautismo sa pangalan ni Jesu Kristo sa ikapagkapatawad ng kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, natatanggalan yung karamdaman, mabigat yung problema sa ulang kasama nilubog sa tubig. Pag ahon mo na iwan ng Diyon lahat, sa kanang buong naging kasiyang bagong nilang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panahon. Nasabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Dati mong buhay, makasalanan, iiwan mo na yon. Ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panahon. Sa pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat ng elemento ng kaligtasan, ang baptism of the Holy Ghost. Hindi ka babaptisman ang kanyang Espiritu at mahal na Panahon. Nasabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ni Kristo sa kanya. So paano kayo magkakaroon ng Espiritu at pinakamahal na Panahon? Kinakailangan ang inyong pagpapatuloy, pananatili at isagawa at unawain lagi ang kalooban ng ating pinakamahal na Panahon. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, mga bisita natin ng sa harapan, mga sa ating beloved webcast viewers, pakitaas po niyong dalawang kamay, pakipigitan po niya yung mga mata at mula sa inyong puso. Gayahan niyo aking panalangin ng kasamang tuos ng pagsisisi sa ating Diyos ng Diyos. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at Tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging ang aking mga mahal sa buhay. Itong aking samot panalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisi kami pong manalangin sa inyo. O po na kayo mapagpalang mambanal sa langit sa mga pangyariang pangalan mo. Amin. Pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukal ng mga biyaya sa pangunan dalangin na aming minamahal ginagana Pastor Evangelista Will Armada and Papa Ogab sa aming iniibig ng mga pangunan tito ngayon sa harapan mga sa aming beloved webcast viewers at tumagap sa iso or sa ito. Patawarin mo po sila
sa nagagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na yung kabanal-banal mong dugo na umagos sa krusang kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katuhan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kanangitan at ito rin po ang simulaan ng kanilang marubrum na pagligtas, O Diyos. Iligtas mo rin maging kanilang mga labwas. Itong aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan na we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lamang yung sasagawa pa ng palataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer, mga maminibig ko, isagawa niyo po yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahala Panoon upang kayo pipagpalain lubos ng ating dagalan sa buhay. Huwag na huwag po kayong uwi na hindi po na magpapaptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahala Panoon. Sabagat kung kayo uwi na hindi nagpapaptismo, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad yung kasalanan ng Diyos, ayaw niyo gagawin niya karamdaman, ayaw niyo mawala ang mga problema na subal sa pag-uwi niyo mamaya. Isagawa niyo po yung pangatulong limento ng kaligtasan at pag-uwi niyo mamaya, baon-baon niyong kapatawaran, kagalingan, kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahala Panahon. At sa iyong pagkapatuloy, yung pong pang-apat, ang Diyos po magbibirito, babatismo kayo ng banal espiritu. Nakatayo kanina, nag-iyakan, speaking ng tongue, nag-trembling, yan po yung kapuspusan ng banal espiritu ng Diyos. Hindi po kayang bayaran yan ng bilis of dollar, it is a gift from a loving God. Yan po yung regalo na nagmumula sa ating pinakamamahala Panahon. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumawag nating Ama sa langit, bilang kanyang ang mga anak. Kaya sa ating mga pangilangan, pray for the sick, akin po yung binibigay po patawad sa ating beloved urgent preacher, Rob Blanco. God bless you, my beloved preacher, beloved Brother Hill. Tayo po, mga inamahal, magkaisang tumalangin sa ating dakilang Diyos. Magsisipo muna tayo, mga inamahal, bago po natin hilingin sa ating mahal na Panginoon lahat ng ating mga pangailangan. O po, dakilang naming Diyos na mapagrihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po ay nagpapakumbaba, mahal na Panginoon, sa mga minasumpungan sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala, patawarin po, lubos po kami nagsisisi. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, masunod po namin lahat mong kautosan, O Diyos, o po maging handa sa dakilang na pagbabalik at magamit po rin po kami sa napakalawak mong gawain sa pagligtas ng napakarami pang mga kaluluwa, lalo na po ng aming mamahal sa buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah! Unay po namin malapit. Dakilang pasasalamat namin sa nagkaloob ka ng totoo mong propeta. Nagsugo ka ng totoo mong propeta. Amin na at ginagalang, mahal na Pastor. Beloved mama, beloved children, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pinangalagaan ng aming mga kaluluwa sa magitan ng tunay ng Ebanghelyo ng kaligtasan lahat na mapagpapalang pinangako mo, mahal na Panginoon, ay narito at aming pong tinatamasa, mahal na Panginoon, higit sa lahat ang kaligtasan, buhay na walang gan, ang kalakasan, maabang buhay na amin na mga ginagal, mahal na Pastor, all the beloved children, mahal na Panginoon, ay dakilang kayamanan para sa kaligtasan ng napakarahi pang kaluluwa, mapalaganap sa buong mundo, mahal na Panginoon, nag-iisang ibanghilyo ng kaligtasan, bago mababalik, mahal na Panginoon, lahat ay mahinirang, ay madala sa iyong banal na paanan. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah! 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 Purihin ka, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maminamal, ilihas po natin ating mga sarili. Isang kamay sa ating ulo ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin mo natin ating kagalang-galang, mahal na Pastor Evangelist Willis Radalmeda, ang naglehans po sa ating mga loved ones, sa lahat mga kapatiran sa buong Pilipinas, buong mundo, maminamal, at kung ano mga masamang espiritu, karamdaman, problema o bisyo man yan, i-cast out po natin, maminamal, sa mga kapatiran pangalan sa stimulus of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, COVID-19, leprosy, lahat ng uri karamdaman, homosexuality, lesbianism, partner problems, financial problems, unbelief and doubts, carnality, pandemic, glory, pride, last covetous is materialism, mga kainang, bumabalik, last of the eyes, last of the flesh, pride of life, kasaw, in Jesus' name, be healed, be blessed, problems are stopped, vices begun in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mami na mahal, bilang pasasalamat sa ating napakawit na mahal na Panginoon Jesus sa dakilang kapangyarihan na pinagkaloob sa atin sabat narito ang totoong propeta ng ating mahal na Panginoon na panalangin na kaabot sa trono ng ating mahal na Panginoon. Pasalamatan po natin ang dakilang Diyos sa magitan ng ating pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Yan po ay more than a million times na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, mami na mahal. Praise the Lord, sabay lukso. Tatlong beses, mami na mahal. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Banggitin po natin. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Thank you so much, dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much, mga minamahal. Praise the Lord.